Hein? Non? Sketchbook? Sige, sige, okay. Hanapan ka ni Papa ng cute na gano'n, okay? Sige. Una mga gagawin ko. Kailan naman ako nagsabi na hindi totoo sa munting prinsesa ko? Ha? Huh? Ay, nako. Hindi naman promise yung isang beses na yun eh. Sinabi ko bang gano'n? Ha? Huh? Sabihin mo, may pa bang promise na hindi ko tinupad? Ha? Huh? Ay, sinabi ko na sa'yo, hindi na naninigarilyo si Papa, di ba? Ay, pakibait ka kay Lola, ha? Uuwi rin si Papa agad, okay? Ay, nako. Paano ka nakapagmamaleho ng ganyang kabigat ang dala? Hindi naman sa ganun karami. Pagkatapos ko karganto ng gas, bali wala rin naman matitira sa akin. Pakitali mo nga yan. Ah. Ay, nakakapagod. Salamat sa pagtulong, ha. Bilangin nyo. Ay, nakakapagod, grabe. Ay, buhay nga naman. Apat na lalaking halos mamatay sa katatrabaho. Pero sa bandang huli, ganito kalitang kikitain. Ay, nako. Pare-pareho na naman tayo lahat, ano? Kulang din ang kinikita ko. Hindi naman ako humihingi ng diskwento. Teka, alam mo ba kung nasan yung lawa ng Yongchi? Oo. Yung matanda nakatira sa tuktok, nagpakamatay doon isang buwan. Kawawa naman. Ay, dahil sa kalungkutan at kadukaan, palagi siya nagre-reklamo tungkol sa buhay. Libingan ang lawa na yan. Para sa karabihan. Di, hindi nila mahanap yung katawan niya. Ay, nako, ang init ng tubig. Grabe ang init. Ah, sige, sige, tama na, tama na. Ah, ito na, ha. Ito, 22 mil. Ay, nako, itong santo. Nung isang ligo, may dala-dala ako mga repolyo. Yung may-ari ng bukid, pinilit ako na magpalipas ng ilang oras sa kanila. Hinainan niya ako na masarap na sabaw ng manok. Ang daming sahog ng sabaw niya. Tapos, naglabas siya ng pagkalaki-laking bangkok. Parang kasing laki naman ni Bella ko. Grabe, hindi ako makatayo sa sobrang kabusugan. Wala ka man lang mag-ialo kundi tubig. Ang talas ng pakiramdam nito. Paano mo nalaman na maghahain kami ng baboy? Talaga? Tama-tama. Kanina pa ako gutom na gutom eh. Tayo na. Sige, ipaluluto ko. Salamat. Ilabas mo na yung baboy. Bilisan nyo na. Ano ba? Huwag ka lang umupo dyan. Tulungan mo naman kami. Hawakan mo yung isa pa. Iba yung sinasabi mo, hihahain mo. Kakatayin niyo pala. Ano ba yan? Hindi ko kayang nakakakita ng dugo eh. Ano ba? Bilisan mo. Sundaban mo yung paa. Taba-taba-taba mong tao, duwag ka. Ay, magpakulo na kayo ng tubig. Linisin mo ka rin eh. Sa isang malinis sa bahay nito, hindi mo isipin na dito na nanahan ng isang kakilakilabot na mamamatay tao. Mga mapa, pala, lagari at kung ano-ano pang mga panglibing sa mga biktima niya ang nahukay. Napatunayan ng mga otoridad kung paano niya plinano nung ang bawat pagpatay. Nung siya ay unang maaresto noong 2004, imbis na mabulok sa piitan, isinailalim si Carlo Kim sa isang psychiatric care at nang siya ay pinauwi mula sa ospital, na ulit ang mga karumal-dumal na pagpatay sa iba't ibang parte ng ating bansa. Madalas siyang saktan ng tatay niya nung musmus pa siya at ang ikinasama ng loob niya, wala ang nanay niya para ipagtanggol siya. Yun ang lumalabas na dahilan kung bakit malaki ang galit niya sa mga babae. Naglalaro sa isipan niyang paghihiganti dahil sa pag-iwan sa kanyang nanay. Ay. Ay. Uy, salamat natapos siya sa wakas. Buti naman. Kalokohan. Yung mga taong tulad niya, hindi na dapat binubuhay pa. Dapat binibitay na yan. Hindi dapat umiinit ang ulo mo sa harap ng kapagkainan. Hindi pa sandali channel. Nanonood pa ako eh. Ang kanyang malungkot na nakaraan. Imbis na makalaboso, dinala siya sa mental hospital. Pero sa pagkakataong ito, may mga nagsasabi na mapubulok na siya sa bilangguan. Teka nga, nasa niyo iba? Malamang naglalaro ng baraha. Grabe, sarap na buhay nila. Narinig mo na ba? Nanalo si Kim ng 11 million noong isang gabi. Ngayon, ready Kim? Yung taga-Chang'an?
Yun na nga. Sinwerte siya sa isang straight. Ang sabi niya, yung buong pot nakuha niya. Ako kaya? Subukan ko kaya? Ay naka, huwag na huwag mong sisimula, pare Goy. Mamumulubi ka lang yan. Pag mga siraulong lang ang pagsusugal. Yan ang sabi ko sa'yo, nababaw ka niya sa utang. Ay naka. Huwag na ako ah. Sige, mag-iingat ka. Kauuwi mo lang? Pasensya na, nay, ha? Tulad na uli kayo. Ay, itong batang to. Oh, ba't hindi ka nakakumot? Susipunin ka niyan eh. Lalamukin ka. Naku, patay. Nagising ka ni Papa. Pasensya ka na kung nagising ka, ha? Sketchbook. Ha? Sabi mo, dadala mo ako ng sketchbook. Sorry, anak, ha? Nakalimutan ng Papa. Ito ba yun, ha? Tingnan mo. Isang prinsesa at isang maze sa cover. Tapos bahag pahina niya kasi puti na niyebe. Talaga namang puti ang sketchbook. Ang talino naman itong baton to. Mana-mana sa Papa niya. Pabalik na sa tulog, ha? Umihi ka na. Marami ka mag-inay kanina habunan. Wait na ka na ko. Matulog ka na. Siguruhin mo lang na tama ang kinakaya niya araw-araw. Opo, Dok. Sigurado yan. Nga pala, Dok. Bakit? May gusto kang itanong? Pareho kasi sila ng kondisyon na nanay niya. Namatay si Mrs. Dahil doon. Kaya naman gusto ko malaman. Nag-aalala lang kasi ako na baka... Ay, wala kang dapat ipag-alala. Nasilip natin habang maaga. Basta siguruhin mo lang na hindi siya magbubuhat ng kahit anong mabigat. At saka hindi siya mapapagod, okay? Ay, sige po. Salamat, Doc. Kaya lang ako. Excuse me lang. Anak. Bye, Dana. Oh, ano? Tapos ka na? Nagugutom po ako. Ay, nagugutom ang anak ko. Sige, maghanap tayo na masarap na makakainan, ha? Bakit hindi ka pa bumaba ng truck? Sabi mo, bibilan mo kong hamburger. Ako lang mag-isa ang kakain. Ayaw, ayaw ko kumain. Sigurado ka dyan sa sinasabi mo? Sigurado, hindi ako kakain. Mamamatay ako sa gutom. Masama yan. Huwag mo sabihin yan. Huwag kang ganyan. Ay, naku. Hindi ako kakain. Ano na? Sabi mo hindi ka kakain. Hindi ko kakainin to. Sige na, kainin mo na. Nagbibiro na si Papa, hindi ka na mabiro. Ah, ang taong di nitutupad ang pangako, ni Papa hirapan ang buhay ng batang babae. Saan mo naman narinig yan? Nisabi ni Lola sa akin. Nisabi niya, hindi daw ako mag-aasawa ng lalaking tulad mo. Kung di, maghihirap lang daw ako. Kailan naman ako hindi tumupad sa pangako? Hindi mo pa ako nidadalo sa beach. Saan? Sa dagat. Sabi mo, dadalhin mo ako sa dagat. Sinabi ko yun? Parang wala naman ako natatandaan, ha? Nagsisinungaling ka na naman. Alam ko pag nagsisinungaling ka. Itong batang to. Yan, lola mo talaga. Bakit ba siya nagbibitiw ng mga ganong salita? Kung di tayo pupunta, hindi na ako kakain. Magpapagutom ako. Ay, sige na, sige na, sige na. Pero kailangan na magtrabaho ni Papa ngayon, eh. Pero hindi bale. Gawin na natin. Punta tayo sa beach. Hindi naman tong dagat, eh. Huh? Mas maganda dito kaysa sa beach. Totoo yun. Okay? Wala ka makikita dun ngayon kasi madilim. At saka matatakot ka lang kasi nagkalat ang mga tagak dun. Sobrang ingay naman ngayon. Hmm? At saka mas maganda kung kasama natin si Lola, hindi ba? Di ba? Isama natin siya. Hmm? Promise. Pupunta tayo sa beach, anak. Hmm? Ah. Ano kaya kung aquarium na lang? Ano? Marami ka makikita doon. Sari-sari mga laman dagat. Grabe. Meron silang pagong na ganito kalaki. Pawi ka na tawag nila doon. Dapa. Tsaka palos. Hmm? Pugita. Hmm? Malimango. Yung mga nakikita mo sa sushi bar, nandun sila lahat. Sabihin mo, ano gusto mo makita? Dadali kita doon. Sabihin mo lang. Si Mama.
Hindi mo naman ako kayang dalhin sa kanya eh. Nikukulaw na yung takore oh. Ay naku, patay. Lagot, nutulaw. Nasaan yung asukal? Asukal? Ay, hindi maganda sa katawan ng asukal. Hindi mo kailangan yun. Pero gusto ko ni kakain yung patatas ko na may asukal. Ah, sige, sige, sige. Ganito na lang, ha? Ngayong araw, kakain tayo ng patatas na nilublob sa tubig. Ayoko mo. Subukan mo lang. Okay ang tubig sa katawan. Oh, ayan. Ay, pagod ka na agad. Marami-rami na rin kami nahakot. Ano marami ka dyan? Hindi pa nga puno itong truck ko. Marami ba espasyo? Baka magmulta ka niyan. Please, nabulin mo ako. Sandali lang, matatanggal yung sintas ng sapatos ko eh. Saan tayo maglaro? Hello? Gusto niyo ng isa pang kalaro? Pwede bang sumali ko? Hindi. Ayaw namin makipaglaro sa'yo. Umalis ka na. Magkano to? Itong isang to? Oo. Oh. Mahalang isang to. Ha? Bali, 44,000. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ang saya! Paano pa? Bagal naman eh! Bilis! Sige pa! Bilisan mo pa! Bagal mo naman eh! Sige pa! Mas mahal talaga yung malalaki. Ay, nako. Tanggapin mo na to. Okay na yan, ha? Okay? Ibang okay seller na lang ang dayain mo. Maraming salamat, ha? Pero... Sabi sa kratula, sampu lang eh. Ay. Anay, bawi na ako. Taka, bakit? Huh? Hello, ano nangyari? Ngayon mo, Toy. Hello? Naku, kawawa naman. Oh. Bakit kasi hindi na lang ako ang kunin ninyo? Hindi kayo pwedeng pumasok dito, sir. Dana! Dana! Doktor. Iusap. Iligtas niyo ang anak ko. Parang hindi ko kakayanin eh. Kung wala siya sa tabi ko. Bata pa siya. 7 taong gulang lang siya. Pag-iusap. Nagbabakawa ako sa inyo. Iligtas yung nag-iisa kong anak, Doktor. Kakailanganin mo ng malaking halaga. 67 million won. Ang totoo, nakahanap na kami ng heart donor. Kaya lang may isa ring bata na compatible din para sa transplant na yon. Ayoko mang sabihin ito bilang isang doktor. Wala nang pag-asa pa yung batang yun na mabuhay, kahit may transplant pa siya. Pero, mayaman ang pamilya niya. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin? Madalang kang makahanap ng donors. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabayarin yung operasyon. Naiintindihan mo? $15,000 minus first interest payment. Bilangan mo. Huwag mong kalimutan yung monthly interest, ha? 10% yun. Sige. Pasensya na. Ito lang ang naipon ko eh. Salamat. Ingat ka. Sige, pare.
Magkano? Wala akong ganong kalaking halaga. Sino may sabi? Kailangan akong tulong mo. Ikaw na ang makakatulong sa akin. Sige na naman. Nabalitaan ko, nanalo ka ng malaking halaga eh. Umutang na nga ako sa mga nagpapa 5-6. Pero hindi pa rin talaga sapat. Gipit na talaga ako. Yung truck mo. Bakit hindi mo na ibenta yung truck mo? Sigurado ako, malaking makukuha mo sa pagbenta noon. Sinubukan ko na eh. Kaya lang, 11 million mo lang ang halaga niya. Tignan mo to. Nagpapakapahagod ako, bubuhay ko para lang sa kakaunting barya. Wala akong ginawang mali o masama. Pagkatapos ito lang ang makukuha ko at yung truck ko. Huh? Kung may lumapit sa akin at babayaran ako para pumatay ng tao, hindi ako magdadalawang isip. Gagawin ko yung papagawa niya sa akin. Ay, pwede ba? Tumigil ka nga dyan. Ipita ko na rin kaya mga bato ko. Ay, walang dudang gipit ka nga sa pera. Desperado ka na eh. Gusto mo ba subukan? Malay natin. Baka swerteng ka sa baraha. Mag-isip ka, may iba ka pa bang mapagkukuna ng pera? Meron ba? Hindi ako interesado sa sugal. Pakin ka. Malaking pera ang kumakalat sa dukso. Hindi mabilang-bilang. Maniwala ka sa akin. Kahit ang isang taong tulad ko, nakaka-jackpot. Ano? Basta maniwala ka sa akin. Okay? Sa simula, babaan mo lang ang taya mo. Huwag kang agresibo. Pero kapag nakita mong ibinaling ko yung ulo ko, tapos naglagay ako ng sigarilyo sa bibig ko, yun ang hudyat para itaas mong taya mo. Magtaya ka ng malaki. Maliwanag ba? Okay. Anong sinabi ko sa'yo, ha? 3 million mong kagad sa loob lang na 3 oras. Oo. Pero, paano mo nalaman kung anong baraha nila? Sinabi ko naman sa'yo, magaling ako magbasa ng baraha. Kaya hindi talaga swerte ang panalo ko. Basta pag binigyan kita ng signal, itaas mo yung taya mo. Itapon mo. Lahat, kung gusto mo. Maliwanag. Pare, nasa mga kamay mo ang buhay ko. Ay, ikaw talaga. Kailangan natin to para masimulan ng Operation Jackpot. Sandali lang. Doon ang banyo ng babae. Sira ulo tong babaeng to, ha? O, paano? Bumalik na tayo sa table. At limasin na natin yung pot. Mapabayaran na natin yung operasyon ng anak mo. At may matitira pa para sa ilang mga. Ano ba yan? Nakakaantok. Baka gusto niyong gawing big time mula sa round na to. Sige. Payag din ako. Seryosohin na natin ang laro ito. Okay. Simulan natin sa 1 million ang pot. 1 million? Nako, wala akong dalang ganong kalaki. Masyadong mataas yung para sa akin, ah. Sensya na, out na ako. 1 million. Fold ako. Last hidden cards. Sa million pa. Yan ang sinasabi ko. Yan ang big time, ha? Pag-unos, dili ka naman. Pero gusto ko yan, ha? Tatapatan ko yan. Raise ako ng 5 million. Tapos 5 million din. Oh! Nakakabilib ka naman. Big time na big time ang dating ah. Okay. Tatupatan ko yung 5 million. Tapos ito. Bakit wala ka ng pera? Kung ganun, kukunin ko na to. Teka, sandali lang! Wala akong sinabi, titiklop ako.
Kung ganun, pakitaan mo ko ng kolateral. Yung truck ko. Okay na ba yung bilang kolateral? Magkano naman ang halaga ng truck mo? Alam ko, hindi bababa sa 16 million ang halaga nun. 16 million? Kung ganun, pumirma ka kung seryoso ka. Kung gusto mong makita ang baraha ko, kailangan mong pumirma. Hala, nalika. Yes, sir. Patingin ka. Okay. Pakita ng baraha. Ace, full house. Sandali lang. Parang hindi ka tinuruan ng mabuting asal. Kuwatro. Alan, kunin mo ang pera. Yes, sir. Malupit talaga ang buhay. Sandali lang, sandali lang. Sandali lang, sandali! Bumalik ka rito! May dos dito ka rin eh! Nasa na sige! Huwag ko mag-amok dito! Huwag ka na dos! Nagkakaya ka! Sandali lang mo, kinusto mo yan eh. Akala mo ba pwede maglaro dito ang isang pechuging kaya mo? Ay, salamat, sir. Huwag kang malikot. Walang iya ka! Ayup ka! Lakot! Ano nangyayari? Pabalik ka rito! Hapunin mo siya! Tumigil ka! Sabi ko tumigil ka! Aas ka! Nagsinungaling ka sa akin! Alam mo kung para sa'yo yung pera yun! Sira ulo talaga! Hawakan mo maigi. Nakita niyan lahat. Kailangan niya mamatay. Sandali lang, boss. Sandali lang. Sandali lang. Itong isang ito, wala siyang lakas para magsalita. Ang totoo niyan, mayroon siyang anak na may sakit na nasa ospital. Kailangan ko operahan. Akala ng isang ito kasi na... Nasa baba ang mga polis, boss. Kausapin mo muna sila. Yes, boss. Boss, bakit hindi natin siya gamitin para linisin to? Naglilibang lang ang mga bata ko kanina. Pasensya ka na. Sabihin na lang natin na hindi nangyari to. Wala nangyari. Okay lang ba yan? Wala kang kwenta. Gusto mo bang mabuhay? Hindi problema sa akin ang maglibing ng isa pang pangkay. Ah! Tingnan mo ang itsura niya! Nahihina siguro siya sa takot. Sige, didiretsuhin na kita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May kailangan kang gawin. Itapon mo yung mga bangkay sa malayo at madilim na lugar. Yung walang makakakita sa kanila. Basta siguraduhin mo na walang bakas. Gawin mo nang tama. Ibabalik ko ang truck mo, pati ang panalo mo. Pero kapag may ginawa kang kalokohan,
Ay! Ano kaya mangyayari? Marami na akong ginawang masasamang bagay. Teka. Tama ba? Yung anak mo nasa ospital? Ano yan? Bilis-bilisan nyo naman! Tapos na! Sandali na lang po ito. Itago nyo lang mabuti! Salinisin nyo yung dugo! Ah, sige, sige. Sige po. Hindi ba si Chalo yan? Dali! Ay, bakit kailangan niya dispatchahin yung pinakamaganda? Kailangan natin patakip! Yan! Nay, ako to. Ganito ah. Pagkasabi na lang sa doktor na makukuha ko yung pera bukas. Sigurado na yon. Narinig niyo ba? Ha? Sabihin niyo, bali nandiyan na ako bukas. Ha? Kaya hindi niyo pwede ibigay yung kahit kanino. Ha? Takuha niyo? Alagaan niyo na mabuti si Dana. Sige. Sige, pwede nang dumaan yan. Oy, bakit? Lumapit ka dito! Bilis! Oy, bakit na? Nakakaabala ko! Bonte! Hindi na naman yan, o! Oy, Manong, mag-aral ka magmaneho! Sige, pasensya na. Loko to, ah. Oy, sir! Paanda rin nyo na yung truck nyo! Eh, sir! May problema lang po yung truck ko. Inilipat ko rin po kagad, okay? Nakikita mo nang parating ako eh, bakit hindi ka tumigil? Kuy, nasa tamang lane, bakit ka nag-overtake? Iniwasan ko yung dumang aso eh, pero nakapasok na ako sa lane ko, malayo ka pa eh. Nakainom ka ata eh, kasi parang hindi diretso yung pagmamaneho mo. Libingan ang nawa na yan para sa karabihan. Di, hindi nila mahanap yung katawan niya. Gawin mo ng tama. Ibabalik ko ang truck mo, pati ang panalo mo. Madalang kang makahanap ng donors. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para mabayarin yung operasyon. Naiintindihan mo? Hindi mo pa ako nidadalo sa beach. Saan? Sa dagat. Sabi mo, dadalin mo ako sa dagat. Sinabi ko yun. Parang wala naman ako natatandaan, ah.
Mama Polis! Okay na ba kayo? Status report. Anong location nyo? Mama Polis! Kumusta na yung package? Sumagot kayo. Ano na nangyayari? Over. Oh, sir. Sir. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng tulong. Okay? Wala akong nakita. Paano ako napasok sa gulong to? Basta itapon mo bangkay. Buhuyin mo yung pera para sa operasyon. Idiretso mo lang ang pagmaneho. Ikaw, okay ka lang? Bilisan mo, mag-drive ka na. Sige. Sige, officer. Gano'ng kalayong pupuntahan mo? Ano yun? Ang punta ko, pala sa lalawigan ng Kangwan. Mabuti kung ganun. Ibaba mo ako sa kosong, okay? Ay, naku, tingnan mo. Malalim pa na yung sugat mo. Teka, ito, itali niyo yung sugat niya. Inulat niyo ako kanina na bigla kayo tumalo sa harap ng truck ko eh. Doon sa compartment, may kutsilyo dyan. Ang totoo niyan, meron akong kailangan di-deliver sa likod kaya nagmamadali ako eh. Baka gusto niyo ihatid ko na lang kayo sa pinakamalapit na hospital. Nadaanan mo ba yung aksidente kanina? Hindi ko alam kasi wala akong masyado makita sa lakas ng ulan, sir eh. Yung daan lang. Dadali namin sa kulungan si Carlo Kim. Talaga? Tama. Nasa balita yun noong isang gabi. Ay, naku. May kutuba kong pupunta siya sa kosong. Kailangan mahuli ko siya. Pero sir, hindi ba dapat unahin mo yung hita mo bago pa magkaroon ng infeksyon yan? Pumunta tayo sa ospital, tapos tumawag tayo ng backup. Meron siyang papatayan, kaya pupunta tayo sa kosong! Sige, pasensya na po, sir. Meron siyang sinabi, bago yung aksidente. Tandang-tanda ko yung sinabi niya. Tinanong niya ako kung papatawan siya ng parusang kamatayan. Papatawan ba ako ng parusang kamatayan? Kailangan niyang pumunta sa kosong. Kailangan kong pumunta sa kosong. Kasi may babae doon. May dadalawin siyang babae. Kung alam ko lang. Hulaan mo kung sino yung babae. Hindi ko alam. Pupuntahan niya ang nanay niya. Yung nanay niya? Mahirap tansyahin kung ano susunod niyang gagawin. Kailangan ko siyang unahan makarating doon. Sige po, sir. Basta sa kosong lang, ha? Medyo late na po kasi ako, eh. Sige. Maraming salamat. Dito! May tumilapon din to, no? Ano? May nakita kayo dyan? Wala na, patay na. Stretcher dito!
Tumawag kayo sa headquarters, sir. Report nyo ito. Kailangan ng stretcher dito. Kailangan ko ng tulong dito! Please! Oo! Dito, dito. May isa pa rito. Okay po. Barkahan mo nga ito. Ang lakas naman ng ulan na to. Pakita natin yung layo kasi. Mukhang kanina pa nangyari to. Sandali lang, sir. Ako na. Chief. Oh, nahanap nyo ba? Nawawala si Carlo Kim, sir. Ay, mag-post na kaya tayo ng APB. Animal talaga yung isang yun. Ay, mag-nationwide APB ka. I-alert mo lahat ng checkpoints. Sige, sir. Samahan mo ako. Nakuha mo lahat ng gamit niya sa bahay. Yes, sir. Hindi lang namin pinapadala yung murder weapons, pero yung iba nasa forensics na. Tumawag ka ng backup. Pagkatapos... Pagkatapos ang bangkay 300 meters mula sa pinangyarihan na aksidente. Inuulit ko, may bangkay dito. Dalayan niyo! Passing for backup! Inuulit ko, may bangkay dito! Dalayan niyo! Bilisan niyo! Mama nung... Ha? Nakita mo na ba yung Diablo? Ako, nakita ko na siya. Purong kasamaan. Ang dinig ko, kinagat niya yung ilong nung isang officer habang inaaresto siya. Yun siguro ang dahilan kung bakit pati yung warden takot sa kanya. Sinabihan kami na huwag makikipag-usap sa kanya. Yung mga taong pinatay niya, yung mga katawan pinagpira-piraso, tapos yung iba binalatan. Yung iba nga, wala nang mukha para makilala mo pa sila. Tapos, pinapatay din niya yung pamilya ng mga taong nakakita sa kanya. Pero, kapag tinitignan mo siya, kalmado lang siya. Kapag tinitignan mo siya, wala siyang bahid ng anumang emosyon. Bakit? Ano ba nasa likod? Ay, bali, mga patay na baboy. Mga ilang patay na baboy, sir. Ayoko kasi maulanan sila eh. Nakakapanghinayang kasi. Sa nakikita ko, mukhang sakit ng ulo talaga yan si Carlo Kim sa inyo, officer. Ay, nako. Yung mga kriminal na tulad niya, ang dapat sa kanila. Pinibitay sa liwasang bayan eh. Di ba? Ayaw mo pang tumuloy. Green ain't traffic light. Ayaw nga, no. Good evening, sir. Magkano kakarga mo? Sandali lang. 44,000. 44,000? Ito. Maraming salamat, sir. Sir, pupunta lang ako sa banyo.
Nga, Manong. Ha? Nakita mo na ba yung Diablo? Ano ba kamalasan to? Welcome, sir. $2,000 lahat, sir. Makinig kayo. Ano yun? Bakit? May kailangan pa kayo? Ano yan? Tulungan niyo ako. Sige na. Oh? Nasa banyo to, ah. Bakit mo pinunod to sa banyo? Sir, tumawag kayo ng polis. Ha? Basta tumawag kayo ng polis. Bilisan niyo. Sige na. Hindi niyo pwede na lang tanggalin to. Halika rito. Ay, kainis. Hindi pa sinabi ko sa'yo, huwag mong iwanan yung counter. Ha? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo yon. Ano yan? Magdadahilan ka pa. Gusto mo mamasisante ka? Ilagay mo yan sa utak mo, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo mag-impis ka ng kinainan mo? Palagi ka na lang tatanga-tanga. Sige na, sige na. Bumalik ka na lang. Tagal mo naman. Anong ginawa mo? Bumili ako ng Yoshi. Kaya lang wala yung brand ko. Inisip ko kung bibili ako ng ibang brand. Kaya nagtagal. May Yoshi ka pa rito? Konti na lang naman yan eh. Baka maubusan ako sa biyahe. Paano na? Pero... bakit nanginginig yung kamay mo? Nalamag yan sa ulan. Kung wala ka nang bibilin, umalis na tayo. Paandarin mo na. Sige. Ang hilig niyang kumain. Bakit hindi siya maglinis ang pinagkainan niya? Nakatapos.
mula sa mga alagad ng batas ang most wanted dito sa bansa. Dadalhin dapat si Carlo Kim sa National Penitentiary na mangyari ang aksidente. 28 taong gulang na siya at may taas na halos 6 na talampakan. Hinihinalang tumakas siya gamit ang uniform ng isang pulis. Sir, ayaw niyo ba talagang magpa-hospital muna? Okay lang, hindi ko kailangan magpa-hospital. Priority ko mahuli si Carlo Kim. Nag-aalala lang ako, sir. Baka lumala yung sugat niyo. Siguro, marami kayong pulis sa loob ng sasakyan. Sinabi ko na, di ba? Ayoko nang ulitin pa yung sinabi ko kanina. Ayoko nang paulit-ulit. Inaalala ko lang naman kayo, sir. May tumatawag sa'yo. Oh. Hello, sino to? Papa, nasaan ka? Ilang ka uuwi pa? Niyantok na ako. Ano ba naman? Ang kukulit ng mga telemarketer talaga. Palagi na lang sila tumatawag. Ay. Kawawa naman si Louie na puro. Mag-APB ka. Siguraduhin nyo mahalugugan lahat ng mga truck na pumapasada. Sige po, Chief. Nga pala, sir. Si Captain Lee. Tumawag kanina, hinahanap kayo. Bakit daw? Sana daw, mahuli si Kim ngayong gabi. Ay, wala akong ibang inasam kundi yon. Sana hindi pa nakakalayo ang siraulo yun. Papatay at papatay uli yun. Nga pala. Yes, sir. Di ba malapit lang dito nakatira yung nanay nun? Yes, sir. Mag-drive ka lang. Sige. Kakaiba ang kinikilos mo. May ginawa ka bang masama? Sa natatandaan ko, wala pa akong ginagawa masama, officer. Paminsan-minsan, lumalampas ako sa speed limit. Alam mo, masama ang nagsisinungaling. Ha? Pinunit mo dapat ng buho. Kayo naman, sir. Hindi ko alam kung ano. Huwag niyo ko patayin! Huwag niyo ko patayin! Alam mo ba kung bakit nandito mga pulis? Hindi ko alam! Hindi ko alam kung bakit nandito sila! Totoo! Kilala mo kung sino ako? Kayo naman! Ang alam ko lang, isa kayong alagad ng batas! Ano yun? Alam mo bang pakiramdam na may kinakatay? Hindi! Yun ang pinaka nakakatuwa. Huminahon ka. Umarurot ka kung nakakapansin na sila, ha? Okay? At saka huwag kang kabahan. Kalma lang. Maliwanag? Huwag kayong magpapalampas ng kahit anong sasakyan.
Sige, abante! Magandang gabi sa inyo, sir. Magandang gabi. Pwedeng mayroon yung ID nyo, sir. Ay, sandali. Request lang ako ng ID check kay Efren Chung. Echo Foxtrot Romeo Echo November Juliet Uniform November Golf. Sir, ano yung nasa likod ng truck nyo? Ano ba na, sir? Eh? Wala naman, sir. May delivery lang ako. Wala naman pong ganun laman. Pwede ba masilip? Salamat sa kooperasyon nyo. Salamat sa kooperasyon, sir. Walang anuman. Sige, bante na kayo. Salamat, officer. Ah, teka lang. Sino yan? Sino yung katabi mo? Ay, nako. Kasama ko lang sa trabaho, sir. Eh, medyo marami siya nainom, kaya nakatulog. Pwede mo bang alisin yung jacket sa mukha niya? Ay, pero natutulog siya, sir. Nakakahiya naman kung gagawin ko yun. Kailangan ko makita yung itsura niya. Ay, grabe. Muntik na tayo doon, di ba? Ay, ganitong music ang gusto ko. Medical certificate? Sino to, anak mo? Mahina pala ang puso niya. Ano to, hereditary ba? Kung ganun, okay pala yung acting mo para sa isang taong mahina ang puso. Kasamahan sa trabaho, ha? Ha? Ano namang klaseng trabaho yun? Pumapatay ka rin ba ng tao? Ganun ba yun? Pakiusap, wag. Alam mo, gustong gusto ko kapag takot na takot ang mga biktima ko. Mas masaya kapag tinatakot ko sila bago sila mamatay. Bakit? Tama. 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 Isa rin ako mamamatay tao tulad mo. Isa rin ako mamamatay tao. Kung ayaw mo maniwala, tignan mo yung likod ng truck. Hindi baboy. Kundi mga patay na tao ang nasa likod ng truck ko. Tignan mo! Mga salot sila. Mga salot sila lahat. Pinatay ko sila para maopera ng anak ko. Binayaran ako ng malaki para patay sila. Kita mo, pareho tayo.
Kaya huwag mo ko tatakutin kasi sa lahat ayoko na ililis ako! Kailangan ko sila itapon sa malayo. At ikaw naman, kailangan mo lang naman ang masasakyan papunta ng Kosong. Pagbibigyan kita, dadaling kita doon. Pero maghihiwalay na tayo kapag dumating na tayo doon. Maliwanag? Mamamatay tao ka rin. Isang killer na nakisakay sa truck ng isang killer. Tigil! Huwag kayo magpapapatok! Huwag kayo magpapapatok! Huwag kayo magpapapatok! Huwag kayo magpapapatok! Inamin ko na lang ginawa ko! Amin ko na! Parang awa niya! Tigil! Huwag kang gagalaw! Sabi ko huwag kang gagalaw! Ito. Killer ka, di ba? Ipakita mo sa akin. Sabi ko, barilin mo siya. Ha? Huwag. Maawa ka. Bilisan mo na. Nasasaktan na yung tao. Maawa ka na sa kanya. Paano ba yan? Nadagdagan na ang bangkay mo. Iligpit mo na yan. Ano pang iniintay mo dyan? Habulin mo sila! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Matay yung polis! Nakita mo yun! Yung polis! Sarado ka ba? Kita ko puro dugo yung polis! Bilisan mo pa. Bilisan mo pa! Pare, makaputan tayo! Patay yung cellphone ko! Ah! Kailis! Saan kaya? Makinig kayo. Tumakbo
na kayo ngayon. Tama muna kayo. Bilisan niyo. Ano alam mo sa amin, tanga? Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Umalis ka na! Namatay na siguro ako kung hindi mo ako tinulungan. Huwag kang mag-alala. Self-defense ang lahat. Okay? Nakakatakot ka kanina. Mas lalo na nung hinampas mo siya ng bato. Bitawan niyo ako! Wala mo karapatan dalhin ako rito! Excuse, Chief. Hindi siya yung nasa truck eh. Yung truck? Hindi yan yun. Ay, lasing lang na nagmamaneho. Kung Chief! Bakit? Ano yan? Binatagpuan na naman bangkay. Isa sa atin, sir. Totoo ba makikipagkita ka sa... sa nanay mo? Nanay ko? Nung maaresto ko, iniisip ko. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Itong mga nakaraang araw, malamig ba sa kulungan? Bakit? Magre-request ka pa ng heater? Ang kapal ng mukha nito. Walang aasahan ng isang saltik na tulad mo. Hindi ka karapat-dapat na mabuhay. Huwag mong sirain ang araw ko. Sheldon. Sheen. Sheldon. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Nakakasira ka lang eh. Teka! Nung iniisip kong mamamatay na ako, mas ginusto kong mabuhay. Ang daya, hindi man lang ako naging masaya sa buhay ko. May masama ba doon? Kung tutusin, mamamatay ang lahat, parte ng buhay yon. Bakit?
Tulungan mo ako, please. Ganito. Magaling ka mabuti. May kasama ako sa loob ng truck ngayon. Kapag nakita ka niya, lagot. Pareho tayo mamamatay. Naiintindihan mo ba yun? Ha? Konting tiis lang, miss. Bakit? Ano bang nasa likod? Bakit? Ay, hindi ko alam pero bigla ako naiilo. Bubuksan ko lang muna itong bintana. Benji Vicencio. Sir. Chief. Ang sabi niya, meron siyang susundan na truck. May masamang kutob daw siya kanina. Mamamatay pala siya. Oo nga, sir. Saan papuntang daan na ito? Bale, yung sa kanan, papuntang Kosong. Yung sa kaliwa naman, sa Sokcho. Ipadala mo yung squad 1 sa Sokcho. Yung matitira, sasama sa akin. I-report nyo kagad kung ano makikita nyo. Nandito na tayo. Bumaba ka na. Dito ka muna. Gusto kitang kasama eh. Sandali! Sandali lang! Teka, sandali lang! Nagbagong plano ko. Huwag mo naman gawin to. Ha? Wala naman siyang ginawang masama eh. Sige na. Pakawala mo na lang siya. Bakit? Mga mamamatay tao tayo. Hindi ako mamamatay tao. Inilibing ko na yung mga bangkay. Kapalit ang operasyon ng anak ko. Pwede mamamatay siya. Umalis ka na. Pero dito lang siya. Hindi mo naman siya kailangan eh! Hindi ah.
akong magdedesisyon noon. Hello? Oo, nandito. Sandali lang ah. Chief, si Detective Kim. Nasa bahay siya ng nanay ni Carlo. May nahanap ka? Yes, sir. Ang sabi ng kapitbahay, biglang na lang siyang nawala. May isang buwan na rin. Yes, sir. Wala kasi siyang ibang kamag-anak, kaya walang nag-report sa kanya na nawawala. Oh, pero may natira dito. May naiwan ng mga sulat. Nakipagkita siguro siya sa isang psychiatrist. Yes, sir. Kusong Psychiatric Hospital. Yes, sir. Teka, sandali lang. Ibigay mo nga yung file niya. Yes, sir. Ito. Ibigay mo sa akin yung address ng hospital. Bilisan mo. Nakatakas mula sa mga alagad ng batas ang most wanted dito sa bansa. Dadalhin dapat si Carlo Kim sa National Penitentiary na mangyari ang aksidente. 28 taong gulang na siya at may taas na halos 6 na talampakan. Hinihinalang tumakas siya gamit ang uniform ng isang pulis. Hindi ka pa natutulog? Oo, palabas na ako ng office. Alam ko, mag-iingat ako sa pagmamaneho. Sige, babagalan ko ang pagde-drive. Sige, hintayin kita. Sino yan? Ay, nakakainis naman. Chief, hindi niya sinasagot eh. Bale, Chief. Si Dr. Sharon o pala nag-diagnose na merong multiple personality disorder si Carlo. Kaya imbis na sa preso, sa asylum na punta si Carlo. Ganun ba? Ito pa nga pala. Bigla siya nag-resign sa trabaho niya sa Seoul at nag-volunteer na magtrabaho dito sa Kosong. Honey, may bisita ba tayo? Meron ako nakitang truck sa labas. Honey, ano nangyari sa'yo? Hindi kita maintindihan! Honey! Gumising ka, honey! Huwag mo akong iwan! Ano nangyayari? Long time no see, Doc. Gusto ko na itigil ang ginagawa ko, Doktor. Tulungan niyo akong burahin ang mga masasamang alaala. Gagawin ko ang makakaya ko. Huwag kang mag-alala. Bakit hindi ka pumunta? Sabi mo nga, alagaan mo ako. Carlo. Bakit wala ka? Sabi mo, ililigtas mo ko. Naalala ko pa nung sinabi mo yan. Pero ano nangyari? Bakit sinabi mong matino ako? Nung unang sabi mo, baliw ako. Ang totoo niyan, nagkamali ako.
Hayaan mong baguhin ko. Gagawa ako ng bagong report, ha? Huh? Nagsinungaling ka sa akin. Nung naisip kong mamamatay na ako, pumasok ka sa isip ko. Gusto kong mabuhay. Gusto kong dalawin ka at makita ka. Hindi ka ba natutuwa? Hindi ka ba natutuwa na makita ako? Hindi ba sinabi mo mahal mo rin ako? Hindi ka pumunta. Kaya tumakas ako para lang makita ka. Sumama ka. Mas mainam siguro kung papatayin kong lahat dito. Tama. Siya ang ife-frame ko sa mangyayari dito. Puno ng patay ang likod ng truck niya. Siya ba ang dahilan? Kasalanan niyang lahat. Siya ang dahilan kung bakit hindi mo ako dinalaw. Itigil mo na to, please! Carlo, umalis na lang tayo dito. Huh? Ang totoo niyan, namiss talaga kita eh. Maniwala ka. Lumayo na lang tayong dalawa. Iwan na lang natin sila dito. Halika na, ha? Huh? Saan mo gustong pumunta? Huh? Honey! Honey! Huwag ka nang tumayo, okay? Huwag ka nang gumalaw, honey! Carlo! Magpaalam ka na sa kanya. Para pwede na tayo magsamang dalawa. Huwag! Maawa ka, Carlo! Malas na lang sige niya. Sige na! Huwag, Carlo! Huwag! Itigil mo yan! Tumigil ka! Kapag may ginawa kang kalukuhan, patay itong babae, mahal mo! Hindi mo kayang pumatay kahit na aso. Baka wala mo siya. Bakit? So tingin mo hindi ko kaya? Huwag kang gagalaw. Huwag kang lalapit. Huwag kang siya ka lang. Huwag kang gagalaw. Kundi patay siya. Naintindihan mo? Napaka-inosente. Uy, driver. Akala mo ba mahal ko siya? Sorry ka na lang. Siya ang taong gustong-gusto kong mauna sa libingan. Sa bagay, mukha mas magandang manood na lang ako habang pinapatay mo siya. Bakit? Hindi mo magawa? Huwag ka nalapit! Huwag ka nalapit! Gawin mo na, bilis! Ha ha ha!
Huwag mo akong iiwan, honey, ha? Ha? Hello, sino to? Mister, okay lang kayo? Akala mo ba mapapatay mo ako? Hindi mo ako matatakasan. May dugo ka rin sa kamay mo. Pwede makalimutan mo, pero hindi makakalimutan ang mga kamay mo. Tandaan mo! Hindi ako mamamatay! Huwag ka mag-alala. Isasama ko ang anak mo sa'yo. Huwag!
Ayaw ba talaga? Huwag na huwag muhawa ka naman ako! Hindi kita papayagan! Hindi! Taas ang kamay! Sigurado doon niyo, patay din si Carlo Kim! Magkakigilas! Bilis! Dalihan niyo! Mawagin ang ambulansya, bilis! Oh, may sugatan dito! Medic! Bilis, may sugatan dito! Huwag ba! Tumawag ng ambulansya! Natapos din sa wakas ang paghahanap sa serial killer na si Carlo Kim. Nabaril siya ng pulis sa may lawa ng Yongchi sa bayan ng Changwon. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa kanyang katawan. Sa ibang balita, isang leader ng gang sa Dukso ang naaresto matapos madiskubre ang krimeng kanyang kinasasangkutan sa loob mismo ng kanyang gambling club. Hindi na mabilang ang taong namatay sa kanyang mga kamay. Hindi ka na mabilang, ah. Ang dami-dami mga kabibi. Talaga? Wow! Ganda! Pag-uwi natin, gagawa ako ng kwintas gamit sila. Kwintas? Gawin mo si Papa, ha? Papa, gutom na ako. O, ito kumain tayo. Tara. Yan. Papa, huwag mong sabihin patatas na naman. O, hindi, ha? Hindi patatas ang dala ko. Wala naman tayong asukal, eh. O, ito. Sweet potato! Yay! Magbunas ka muna ng kamay. Yan. Ay, hindi lang yan. May katapat na gatas yan. Papa, ano yan? Sino nakatira dun sa malayo? Sa dagat? Teka lang ha, iligpit muna natin to. Halika-halika. Ang bigat-bigat na loko na kuha. Ay, tingnan natin ha. Dati sinabi ko na sa'yo, sari-sari mga laman dagat na nakatira dyan. O, di ba? Meron sila mga pagong, nakasilaki ng badya. Tapos may mga isdanda pa rin. May palos, may pugita, alimango. Sushi! Hindi, hindi sushi. Yun ang kinakain ni Papa kapag umiinom. Tumigil ka na sa kakainom, Papa. Ay, bakit naman? Ay, sige na nga. Susubukan ni Papa, ha? Pero hindi muna ako magpa-promise, ha? Kasi baka kulitin mo si Papa sa promise niya, eh. Thank you.
Thank you.